Ang tanong nung isang malaking religion, alam naman po natin yan, yung kinagisnan po nating religion, ay sa inyong mga born again, sabi nila, sino bang nagtatag ng relihiyon nyo? It's so sad na ang kanilang mentality regarding Christianity or biblical Christianity o doon sa tamang perspektibo ng Biblia sa Christianity ay relihiyon. It's so sad, ano? Pero alam po ninyo, mahal natin yung mga taong yan. Mahal natin ang mga tao, kahit hindi po tayo nauunawaan. Lahat po tayo, galing tayo sa matandang relihiyon na yan. Almost all of us. And I'm so happy na sila po ang pinakamadaling maakay kay Jesus Christ. In fact, yesterday, nag-celebrate sila nung Christ the King. Diba? And yesterday din, nagkaroon ng Jesus reigns sa ating mga born again Christians naman, no? Especially mga members ng institutional churches. Ipapaliwanag ko po sa inyo ngayon, ano ba ang born again? Ang born again po ay hindi po relihiyon. Ang born again ay isang buhay na relasyon. Kanino? Kay Jesus Christ. Ito po ay nagpapakita ng pagbabago sa buhay ng isang mananampalataya. Mababanaag sa kanyang mga pananabik sa salita ng Diyos, sa kanyang hangarin na mag-share ng good news ni Jesus sa ibang mga tao, at siyempre, ang magkaroon ng desire na makaniig o makasama ang kapwa mananampalataya. Whether sa isang house church, tulad ng pinaniniwalaan ko, yan po ang biblical house church, o doon naman sa mga kapatid nating nandun pa rin sa institutional churches. Ako binabanatan ko yung mga institutional churches, pero as long as they receive Jesus as personal Lord and Savior, sila po ay saved. Kapatid po natin sila. Ano-ano ba mga pangalan ng mga kapatid natin sa Panginoon? Ang mga Baptist. You know what? I am a product of a Baptist pastor. I was trained by a very loving and very kind, very understanding. Tawag ako ng tawag, text ako ng text. Pag may mga hindi ako maintindihan sa Bible, pinapaliwanag niya. Pinapaliwanag niya sa akin. So ako po ay produkto ng isang Baptist. Pero alam po ninyo, sa pag-usad ng panahon, ako po ay, pasensya na po sa mayingin na po sa, pag-usad po ng panahon, ako po ay, syempre maraming revelation si Jesus. Although marami akong natutunan sa kanila, some of those things na natutunan ko dati, maliban syempre doon sa mga main doctrines, ano, yung mga minors lang, eh, hindi ko na po pinaniniwalaan ngayon dahil may mga revelations na po ako nakuha, especially nung tanggapin ko ang grace. Pero kapatid po natin ang mga Baptist sa Panginoon. Yan, Baptist, Methodist, mga kapatid natin yan, JIL, Jesus is Lord. Okay, Brother Eddie. Brother Eddie is a very, very good person. Nagkaroon ako ng chance minsan na makachat ko po siya, no? Noong kampanya niya dati noong 2010. At yeah, in person po, mabait pati yung kanyang yumaong may bahay. Very kind po sila. So, ayan po. And ano pa nga ba yung sasabihin ko? JIL, syempre, nandyan din po yung mga sikat na mga churches, yung kay Joel Austin, kapatid natin yan, Rene Rowland, ayan, Jack Hibbs, kapatid po natin sa Lord yan, si Joseph Prince, aba, marami pong naiambag si Joseph Prince sa aking walk sa Panginoon. Okay? Sa grace walk ko kay Jesus. Si Buzz Rijken. Siya po ang kinikilala kong pinaka-mentor ko, although hindi ko na-meet ng personal. Dahil dito po sa kanyang preaching sa YouTube, kinonsider ko po siya na gift ni Lord. Dahil dyan ko po natutunan yung pag-alis ko doon sa institutional churches. At nalaman ko sa kanya, sa kanyang preaching na ang totoo pala ay house church. Okay. Sino pa? Marami pa po. To name a few. Okay? So, kahit ano pa yung mga samahan na yan, okay? Iba't iba mga pangalan, ano? Importante, pare-pareho tayong naniwala na si Jesus lang ang daan sa kaligtasan.
Ang problema po sa mga religion ngayon, ang pinagtatalunan ng mga malalaking rehilyon, ay sino ba ang totoong rehilyon? Sino? Hindi po rehilyon. Ang pinunta ni Jesus dito ay tungkol sa relasyon. Hindi po rehilyon. Kaya doon sa tanong, sino nagtatag ng rehilyon? Sagutin na lang po ninyo, ano po? Wala pong nagtatag ng religion namin. Sapagkat we don't have any religion. Sabihin po ninyo yan sa kanila, meron po kaming buhay na relasyon. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe dito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share the very wonderful love of Jesus sa mga kapatid natin. Alam naman po natin yung matandang rehilyon na kinagisnan dito. Mahalin po natin sila. Huwag natin silang papatulan kung ano man yung mga ill or mean words na sinasabi po nila. Okay? Sapagkat sila po ang pinakamadaling madala sa paanan ng Panginoon. Yang rehilyon po na yan. Thank you. And Jesus truly loves us all. Alam niyo po yung religion na yun, yung dala ng mga Kastila dito. Ne? Pero madali po silang madala sa Lord. Thank you po. Thank you po.